5 plus 6 plus 4 equals 15. Unang bahagi pa lamang ng taong 2021, pero 15 na ang bagong Lotto Millionaires. Ang bawat pagtangkili sa larong may puso ng PCSO ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw naman ang dapuan ng swerte. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air. Etong panukalang buwagin ho mga kaibigan, itong anti-political dynasty. Dako, napakatagal na ho nga hinimay ho to sa Kongreso at maski ho dun sa pagkahalal sa opisyal ho ng barangay sa ating mamamayan, abay halos karamihan ho dyan puro ho kamag-anak. Nandyan ho yung anak, nandyan ho yung kapatid. Ito sinasabing political dynasty na matagal na hong gustong buwagin ho mga kaibigan. Eh, ultimo nga ho dun sa SK chairman pa lang eh, di ba? At kumbaga, pinoproteksyonan ho nila yung kanilang personal ho na interest, lalo ho yung kanilang business o negosyo mga kaibigan. Ito ho yung sistema na dapat hong mawakasan. Ito ho yung tinutulak pa ho noong last 2018. Ito ho yung Senate Bill number 1765 o sinasabing Anti-Political Dynasty Act of 2018. Eh di ba't marami nga hong senador na lumakda ho dyan sa panukala na yan, kahit na ho ang mayorya ho ng Senado ay pabor ho dun sa panukala na yan, at marami naman ho dun sa mga kongresista sa House of Representatives na tutol ho dito. Eh, paano hindi ho tutol? Garing siya, nasa 80% na kongresista eh kabilang ho dun sa political dynasty. Eh, huwag na ho tayong lumayo. Diyan lang ho sa Davao. Diba? Alos lahat ho yan, puro angkan ho ng Duterte. Ngayon, ang depensa ho nila. And then, garing siya, binoboto ho sila. Eh, tama. Huwag ka nang lumayo. Diyan lang ho sa Rizal Province. Diyan ho sa Nueva Ecija. Then ho sa Oriental Mindoro, at napakarami ho niya, kumbaga baluarte. Pumunta ka dyan sa Surigao del Sur. Diba? Dyan ho sa Family Matugas. Ito ho nga Senate Bill 1765 ho mga kaibigan. Matagal na ho itong plano dyan ho sa Congress. Bagamat yung magpapasa, nasa 80%, eh sila ho yung nakapaloob ho dito. At sangayon ho dyan, si Manila Mayor Isko Moreno, eh di ba kamakailan ni pumalag ho yung mama at simbilis ho ng kidlat, ang pinatamaan ho niya ron si Mayor Inday Zara. Eh, siguro nararamdaman ho ni Yorme Isko Moreno kung siya ho ay tutuloy doon ho sa kanyang misyon, eh siya ho yung pwedeng makabangga ho niya si Mayor Inday Zara. Ang paliwanag ho dyan, ni Senador Ping Lacson, hindi lang daw ho kandidaturan dapat itong paghandaan dun ho sa susunod ho magiging pangulo ng ating bansa. Dapat daw ho masolusyonan yung mabigat ho na problema ho ng bansa ho natin. Eh di ba patuloy ho yung ano, yung korupsyon. Eh pagka ho sinabing korupsyon, abay malabo na ho mawala ho yan. Kung ikaw ho ay nakaupo, kawalan ho ng trabaho. At yung paglobo ng utang ho ng bansa ho natin, eh yung utang ho ng bansa talagang malaki na ho ang pasanin. Kung sino man ho yung magtutuloy sa administrasyong Duterte mga kaibigan, eh sabi nga ho nila, eto ho yung panahon ng administrasyon na ang utang ho ng gobyerno eh halos triple. Adun ho sa mga nagdaang administrasyon. Eh paano ho kasi natapat ho sa pandemic ang ating gobyerno mga kaibigan? Eh di ba yung Intel Fund nasa 2.5 billion kung di ako nagkakamali, at lumabas din ho yan sa mga pahayagan
ang plano ng ating Pangulo, kumbaga i-donate at ibibili ho ng COVID vaccine. Yung kanyang Intel Panda, i-donate ho ng mama. Pero ang paliwanag ho dyan ng Liberal Party, alam niyo naman ho yung Makabayan Black. Nako eh, gimmick lang ho yan eh. Ano ba naman ho yung palabasin ho meron hong Intel Pan, tapos i-donate, eh yan din ho yung galing ho dun sa mga Chinese community. Diba? Ganun ho, pag, ganun ho ang hinala ho nila. Ngayon, ang palasyo ho ng Malacanang, mga kaibigan, kumbaga voluntaryo na ginawa ho yan ni Tatay Diggs para naman ho makatulong sa ating kababayan, kumbaga nag-donate ho siya. Ngayon, balik ho tayo. At sa pagkakaintindi ko, marami ho kasing mga political survivor. Kagaya ho nito ni Mayor Isko. Para ho siyang si dating, ano, kung familiar ho sa inyo, si dating Speaker Joe de Venecia. Diba? Kung natatandaan nyo, nung mapatobo si Marcos nung 1986, diba? At sumama ho siya doon ho sa EDSA at yung sa Cuangco Aquino. At ito naman ho si Mayor Yorme Isko, nakasingit ho yan eh. Dahil kumbaga malapit ho siya kay dating mayor at ngay Pangulong Digong, humanap ho siya ng linya o yung ka-frequency doon ho sa Davao Group. At ginawa ho yung use, kung natatandaan nyo, medyo hindi lang ho lutang ho yung pangalan ho niya, nilagay ho yan sa DSWD para humapanatili, kumbaga bumangon yung imahe ni Isko. At yan ho yung isang ginamit ho niyang makinarya, kumbaga yung pondo ng DSWD noong panahon na yon, inilinya niya doon ho sa Maynila. Yan ho yung naging puhunan ho niya para bumango ho yung pangalan ho nung mama. At ang problema ho ngayon, medyo hindi na ho siya ka-frequency dito ho sa Duterte. At sa totoo lang ho mga kaibigan, anti-Duterte ho ang family ni Isko Moreno. At yan ho ngayon, pinag-uusapan ho ngayon sa social media, kasi yung paliwanag ho niya na hindi ho minamana ng kamag-anak o sinasalin, kumbaga taong bayan ang magsasabi. Sa punto ho ni Isko, tama ho yung mama. Alam naman ho natin, pagka sinabing political dynasty, kahit sabihin ho natin 85%, 95% doon sa Congress, eh halos karamihan ho dyan, eh talagang iisang angkan. Bakit ka mo? Eh binoboto ho kasi. Nandun ho yung magandang legasya na ginawa ho ni Mayor, na ipagpapatuloy ho nung anak. At ang taong bayan pa rin ho magdidesisyon ho dyan kung siya ho iboboto o ilalagay ho dun sa pwesto, mga kaibigan. At may mga nakausap po tayo, eh tila gusto na ho mag-giveaway ni BBM. Yung dating senador na si BBM Bongbong Marcos. Eh kasi nung una, siya ho yung lumilinya, diba, na mag-presidente at ang magbabais presidente, mga kaibigan, si Mayor Inday Sara. Medyo nabago na ho yung usapan na yon, eh siguro, kumbaga hindi ho napapasama doon ho sa SWS survey ho, mga kaibigan, kasi isang biometro ho yan eh. Kumbaga mindset ho ng taong bayan at ikinakamada na ho yan. Yung survey na yan, kumbaga 95%, pwede na hong pagbasihan ho yan doon ho sa mga tatakbong presidente. Kaya nga si Pambansang Kamao, si Manny Pacquiao, di ba? Ano ho sabi ho nung mama? Ako ginawa hong National Party Chairman ng PDP Laban. Pero meron ho mga pagpupulong, medyo knockout ho si Manny Pacquiao. Kaya minsan nag-isip na ho yung mama sa isang interview kay Karen Davila, abay sinabi ho nung mama, kumbagay tuloy ho siya. At wala hong makakapigil doon ho sa plano ho nung mama. Kaya pag nagkataon, ito ho si Yorme Isko at saka ho si Manny Pacquiao, baka ito pa ho mag-line up eh. Kumbaga sila pa ho yung mag-tandem. At matagal na ho nga nagpupunta ho dyan si, ito ho si Manny Pacquiao, kada ho flag ceremony dyan ho sa Maynila. At sinasanay na ho yung mama kung paano ho sila magkakaroon ho ng ano, kumbaga yung political clan. Eh, iba ho kasi ang makinarya
na ginawa ho ni Isko Moreno, mga kaibigan, kumbaga pinamarisan ho kasi siya nung ilang LGU, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa ibang bansa, abay hinangaan ho yung mama. Adon ho sa kanyang pagsiservisyo, kaya napakaingay ho ng pangalan ho niya at lumalabas ho dun sa mga survey, kumbaga na, napapasama ho siya. Kinainday Sara at nagsalita na rin ho dyan ng ating Pangulo at ini-endorse ho siya. Diba? Si Isko, si BBM, si Manny Pacquiao at saka itong si Inday at kasama ho dyan si SBG. Ay, ito ho si Senador Bongo, mga kaibigan. Natantabayanan ho natin at napakahaba pang usapin na yan. Pero kung political dynasty ang pag-uusapan, nako, malabo ho yan, boss. Eh sino ho magpapasaho niyan? Eh sila ho yung nakapalaw po doon na iisang angkan, iisa ho namumuno sa munisipyo, sa barangay, lalo na ho sa province ho nila. Kaya nga yung iba, sabi nila, eh basura ho natin yung political dynasty na yan. Eh, sabi nyo lang ho yan sa kalye. Pero pagdating ho sa mas nakakarami, mas angat ho sila. Bakit gamo? Sila ho yung nakapwesto eh. At yung iba naman ho nag-iingay na politiko, eh, ang bulong ho dun eh. Hindi lang ho yan nananalo. Pero kung yan eh, nanalo, isasalin din ho yan dun ho sa kanyang asawa. Oral sa Pilipinas sa 3:40 ng hapon, ang oral sa atin sa inyo ng PCSO. 5 plus 6 plus 4 equals 15. Unang bahagi pa lamang ng taong 2021, pero 15 na ang bagong Lotto Millionaires. Ang bawat pagtangkili sa larong may puso ng PCSO ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw naman ang dapuan ng swerte. March 1521. Umusbong ang pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. October 1934, nalikha ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya.